pwedeng ganyan ha. I-check mo yan. Check mo yan, Marco, ngayon din. Ano gagawin ko? Flashlight ba dito? Ano ba yan? Okay. Konektado naman yung baterya. Wala namang leak yung langis. Anong diferensya? Talagang baka naubusan lang tayo ng gasolina, Emily. Ano? Naubusan ng gasolina? Eh, wala nga tayong nakitang malapit na gasolinahan dito eh. I guess we'll have to spend the night together. Anong spend the night together? Kailangan kong makarating sa team building ko, no? Ikaw nga team building lang eh. Ako dapat nasa Amerika. Ako nasa ako ngayon. Sa gitna ng kusang tayong kalsada. Ewan ko sa'yo, Marco. Eh, ba't kasi dito pa tayo duman eh? Eh, sabi nung aling pinagtanungan natin sa bayan, dito tayo dadaan. Tungan mo ng paraan. Anong paraan? Tutula ko yung kotse? Ewan ko. Maghanap ka ng gasolinahan. Hira naman. Eh, sige, maghanap ang gasolinahan. Meron ba lalagyan ng gasolina dito? Ah! Pakalayo mo. Meron lalagyan ng gasolina dito sa kotseng to. Okay. Emily, ganito gagawin natin, ha? Maglalakad ako maghanap ako ng gasolina. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Ngayon, pag merong kumaluskos dito sa puno ng akasya, pumasok ka ng kotse, ilak mo yung pinto, isara mo yung mata mo. Wala kang maririnig, wala kang makikita. Okay? Iwan ka yung flashlight sa'yo. Pati na rin ito yung jacket na to. Mauna na ako. Sasama ka sa akin. Sandali, Emily. Pag sumama ka sa akin, may iwan yung kotse, maaaring mawalalat ng gamit doon. Anong gagawin natin? Huwag na lang tayong umalis. Tawagan ko si Daniel. Halika, bilis, samahan mo. Hello ba? Daniel, tulungan mo kami. Na-stock up kami dito. Hindi ko alam kung nasaan kami. Nawalan kami ng gasolina. Wala kami mahanap na gasolinahan. Talaga po? Eh, nasan po ba kayo para umarkila ako ng jeep at pupuntahan ko kayo kay James? Hindi ko nga alam kung nasaan kami dahil... Sabi mo, parang nasa Pilipinas pa tayo. Wala naman kasi mga road signs dito eh. Maliliwanag din po yan. Lumihinting kayo sa paligid nyo para malaman nyo kung nasaan kayo. Anong pagka lumiwanag? Iiwan mo kami dito magdamag? Bakit po? Sino po ba yung kasama nyo? Papa mo! At paano naman yung papa mo ang nagmamaneho ngayon, ha? Pinlano ninyo ito, no? Ha? Humanda ka sa akin pag uwi dyan. Lagot ka taga sa akin! Ma, sorry po, ha? Parang hindi ka naman sorry! Hindi rin naman po kayo nag-sorry sa akin nung kinulong nyo kami ni Katrina sa 10th floor, ha? Nakawag po kayo mag-alala. Hindi naman kayo pababayaan ni papa, eh. Papunta na rin po dyan si James para hanapin kayo. Kung mahanap kayo. Sige po, mag-ingat kayo, ha? Enjoy. Daniel! Yaya Pearls, nakabalik na po ba si Nathan galing sa school? Oo, umuwi na, pero umalis ulit kasama ni Kuya Tomas mo. Lumabas po sila ulit? Eh, saan po sila nagpunta? Hindi nagsabi. Magugulo kayo. Pwede ba umalis na kayo? Sino nanggugulo? Daniel, nandito kami para uminom. Oo nga. Ba't naman ako may pinapaalis? Eh, hindi naman ikaw may-ari nito. May manager, hindi ka nga dito eh. Bartender ka lang nga dito, di ba? Eh, kasi Yaya Pearls, kinakabahan ako pag magkasama yung dalawa eh. Kasi noon, lagi sila magkasama magkausap sa asyenda. Alam niyo ba, Yaya Pearls, si Kuya Tomas yung nakarinig ng mga hiningi kong signs. Tapos sinabi niya yung kay Nathan. Ibig mong sabihin, lahat yung mga signs na natanggap mo noon, eh sinadya lang ni Nathan. Opo. Sir, may problema mo ba tayo? Ay, boss, wala. Kukwentuhan lang, usap.
Oo nga, sir. O sige, a shot of tequila for everyone! Yeah! Oh, bartender, ano pang ginagawa mo? A shot of tequila for everyone. Naloko ka nila para lang mapauo ka. Eh, kaya nga, Yaya Purse, dapat hindi sila magsamang dalawi. Baka mamaya may kalokohan na naman silang gagawin. Oh, chill! Pare, chill lang! Hindi naman kami nandito para makipag-away eh. In fact, makikipagbati na nga ako eh. Oo, Daniel. Nakakapagod na makipag-away. Ako na nga itong nagpapakumbaba para magkabati tayo. Tapos, ikaw pa itong tumatanggi. Come on, we're brothers. We should act more like it. Magkapatid nga tayo. At wala na akong magagawa doon. Pero hindi natin kailangan maging magkaibigan. Mas gugustuhin ko ng kaaway na lumalaban ng harapan kaysa kaibigan na lumalaban ng talikuran. Kinakabahan ka ba? Natatakot ka ba sa akin? At bakit naman ako matatakot sa iyo? Kinakabahan ka sa sasabihin ko sa iyo. Parang may naririnig na ata akong kotse parating. Walang kotse, guni-guni mo lang 'yan. Emily. Alam ko nagalit ka sa akin noon dahil hindi kita pinanindigan. Pero nandito na ako. Lumalapit ako sa iyo. Handa akong panindigan ng lahat para sa atin. Para ano pa, Marco? Wala namang patutunguhan ito, ah. Dahil mahal kita. Handa akong paglaban ng pag-ibig natin. Hanggang sa huli. Kahit sa mama mo? At sa mga anak mo? Oo. Marco, alam kong kaya mong mawala ang mama mo. Pero ang mga anak mo? Mahirap paniwalaan ngayon. Pero darating din ang panahon, maintindihan nila dahil mahal kita. Hindi na ako naniniwala sa pag-ibig, Marco. Sinasabi mo lang yan. Pero alam ko sa puso mo, nakakaramdam ka pa rin ng pag-ibig. Pag-ibig para sa akin. Nagkakamali ka. Hindi kita mahal. Narinig kita nung birthday ko. Inamin mo kay Jen na mahal mo pa rin ako. Narinig mo yon? Oo. Doon sa may pintuan ng bahay namin. Pwes, nagsisinungaling lang ako. Hindi kita mahal. Sabihin mo nga yan ulit. Hindi kita mahal, Marco. Ulitin mo. Hindi kita mahal. Sabihin mo ulit. Hindi. Emily. Sabihin mo. Mahal kita. Sa dulo na mahal din kita. Mahal kita. Hanggang matapos ang... Daniel! Sir, ano nangyari sa inyo? Sinuntok ako ni Daniel. Wala naman akong ginagawa sa kanya eh. Gusto ko lang siyang kausapin, tapos bigla na lang akong sinuntok. Sir, hindi ko totoo yan. Wala akong ginagawa sa kanya. Gusto niyo makukuha yan? Alang naman pinugulpi niya yung sarili niya. Bakit hindi? Eh, si Raul yan, si Nathan, kayang-kaya niyang gawin sa sarili niya. Sinungaling! Ikaw may gawa nito, walang hiya ka! Hindi lang kayo! Sir! Daniel! Daniel! Miss, wag muna kayo umuwi. Maayos natin to. Gusto naman ko, Daniel, sumunod ka nga sa akin. Mabuti kang empleyado, Daniel.
Pero pasensya na, hindi ka na talaga pwedeng manatili dito. Sir, anong ibig po niyo sabihin? Natanggal niyo na ako. Sir, wala po akong ginagawang masama sa kanila. Eh, nanggaling sila sa backdoor, doon ka rin nanggaling eh. Sir, sundan nila ako eh. Inaamin ko nagkairingan kami pero wala akong ginawa sa kanila, hindi ko siya ginulpe. Hindi na mahalaga sa akin sino nagsasabi ng totoo. Ang sa akin lang, may away sa inyo. At habang nandito ka, babalik at babalik yung mga yan para manggulo dito sa bar. Sir, bakit hindi natin sila iban? Ibig lang sa gwardiya na huwag silang papasukin. Eh, kahit hindi natin papasukin yun, yung mga customers ko takot na sa'yo eh. Iba na yung tingin sa'yo. Di mo dami umalis? Eh, pasensya na, Daniel. Hindi ko na talaga kaya, hindi na pwede. Daniel, ano nangyari doon? Kinanggal na ako eh. Mabuti nga sa'yo, Daniel. Alam niyo, dapat hindi kayo tumatanggap dito ng mga violenting tao eh. Kagaya ni Daniel. Alam niyo kasi, dapat ginagawa sa mga taong ganito, kinukulong sa bilangguan. Hoy, Daniel. Akala mo natakasan mo na kasalanan mo? Pwes mapanganib ka pa rin. Dahil magnanakaw ka, killer, at mga agaw ng asawa. Sa tingin mo, makakahanap ka pa ng trabaho? Pwes sisiguraduhin kung walang kukuha sa'yo. Pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Walang saysay, walang kwenta sa mundo. Alam mo, total tagal ako sa trabaho eh. Hindi na ako nilalamig. Emily. Di ba nagbigay ka sa kanila ng directions kagabi? Bakit wala pa sila dito hanggang ngayon? Baka naliligaw sila. Emily, will you marry me? Anong sabi mo? Nagkamali ako nun nang iniwanan kita. Ayoko nang mawalay sa'yo. Emily, magsama na tayo habang buhay. Marco, hindi pwede. Bakit? Mahal kita. Mahal mo rin ako. Dahil ang dami ko pang kailangan ayusin. Anong ayusin mo yung kumpanya mo? Emily, trabahador ka pala nun minahal na kita. Kahit nawala na lahat ng yaman mo, mahal pa rin kita. Pero hindi ito yung tamang panahon. Isang taon nang wala si Jane. Kahit na! Hindi ko alam kung kaya kong harapin ng mga tao. Siguradong may mga sasabihin sila. Sasabihin nila na matagal na tayong may relasyon. At kung ano-anong ipapatong intriga sa atin. O ano yun? Alam naman natin yung totoo. Di ba naiingit lang sila? Kahit ano pa sabihin nila. Natatakot ka ba? Emily, poprotektahan kita. Kahit kanino. Ewan ko, Marco. Kailangan ko mag-isip. Senyora, James. Marco, pasensya na, natagalan ako ah. Okay lang, salamat. Ito po pala yung gasolina. Akin na. Abot na po tayo siguro sa next gas station yan. Senyora, may masamang balita eh. Ano? Si Danielo natanggal sa trabaho dahil kay Nathan. Yeah, Pearls? Alam mo ba kakabili ko lang nitong vitamin C pero nangangalahati na agad? Naku,
Wala akong ulam dyan. Meron akong sarili kong vitamin C. Nagtataka lang kasi ako eh. Dun sa bar para makipagkasundo sa kanya eh. Pero ayaw niya, tas ito pa ginawa sa akin. Nathan, hindi magagawa ni Daniel yun. Maniwala ka, Katerina. Kahit itanong mo pa si Tomas, o kaya yung boss ni Daniel, yung mga customer dun sa bar, siya ang may gawa nito. Masamang tao yan si Daniel. Nathan at saka Tomas na yan? Nananahimik ka na nga anak, kaya nang gugulo pa rin sila? Ibang klase talaga yung Tomas na yan. Nagkaroon lang ng konting salapi, bumalik na yung kayabangan niya. Ang taas ng lipad. Pag nakita ko yung batang yan, aawayin siya talaga. Hayaan niyo nala. Ma, makakanap din naman ako ng ibang trabaho. At ano? Susundan ka rin nila doon, guguluhin ka pa rin nila. Hindi naman nila ako kaya. Kayang-kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Alis po muna ako, may pupuntahan lang ako. Oh, mag-iingat ka, ha? Sige po. Magpapaalam na muna ako, senyora. Sige, James. Salamat. Ipama ng henya. Excuse me, Dr. Castro. Yes? Ako po pala si Katerina Montenegro. Take your seat. Thank you po. Ako po kasi yung asawa ni Nathan Montenegro. Nathan Montenegro. Ah, Mrs. Montenegro, nice to meet you. Your husband is progressing really well. Ganun ho ba? Doc, may tatanong ho ako. Ano po yun? Gusto ko lang ho kasi makasiguro kung tama po yung pinapainom ko sa kanyang gamot. Ayan ho ba yun? Ito nga yun. Is he taking this regularly? Doc, ano ho bang mangyayari kung hindi niya po nainom yung gamot niya? Hindi natin makokorek ang kanyang chemical imbalance. Mahirapan din natin control ang kanyang paranoia. Ang kanyang mga ranges, ganun din. Kaya, Mrs., importanteng may inom niya ang kanyang gamot. Kita niyo naman ang henya. Hindi talaga tatantanan ni Nathan si Daniel eh. Kaya nga di ako pumayag magpakasal kay Marco. Gugulo lang ang lahat. Nag-alok ng kasal si Marco? Opo, Manang Henya. Pero tumanggi po ako. Bakit naman? Eh, Manang Henya, tingnan naman ninyo kung anong nangyayari. Yang si Nathan, hindi niya talaga titigilan si Daniel. Ang layo na nga ni Daniel sa kanila, ginugulo pa rin niya. Paano na lang yun kung sakaling magpakasal kami ni Marco? Aba, eh palagi na lang sila magbabanggaan ni Daniel. At yan si Johanna at si Margaret, hindi naman titigil yung dalawang yan eh. Eh, ang hirap naman ng ganung buhay. Emily, mahal mo ba si Marco? Opo, alam naman po ninyo yun eh. Tungkol kay Daniel, alam mo naman, kayang-kaya ni Daniel si Nathan. At hindi naman magpapatalo si Daniel. Si Nathan naman, nagpapagamot na. Gagaling din yun. Pero Manang Henya, hindi naman titigil si Johanna at si Margaret. Sigurado ako kung ano-anong maririnig kong panlalait at paninira galing sa dalawang yun. Aba, eh kung yun lang, mga salita lang naman yun. Hindi naman yun nakakamatay. Huwag mo na lang pansinin. Emily, noon madalas sinasabi mo, hindi ka pinanindigan ni Marco. Ngayon naman, ikaw naman ang manindigan para kay Marco.
Hi, Han. Kita naman, kahit wala ka, iniinom ko yung gawin ko. Good boy yata tong asawa mo. Bakit, Han? Hindi to yung totoo mong gamot. Ha? Eh, yun yung prescribe sa akin ng doktor na nasa bote. Nilipat ko lang dyan eh. Nathan, pinalitan mo. Ito yung totoo mong gamot at hindi ito. Actually, ano yung pinagsasabi mo? Pumunta ko kanina sa doktor para i-confirm. Niloloko mo ako, hindi mo iniinom yung totoo mong gamot. Katrina, dahil hindi ko kailangan. Alam niyo lahat kayo, you're treating me as if abnormal ako. Well, hindi, okay? Maayos ang pag-iisip ko. Hindi ko kailangan ng doktor at lalong hindi ko kailangan yung gamot na yan. Pero Nathan, yun yung hininig ko kondisyon para hindi ko ituloy yung annulment. Na magpatingin ka sa psychiatrist pero binali mo yun. Niloko mo ko! Wala naman na akong episode, di ba? Tsaka, Katrina, hindi na ako nagagalit sa'yo. Dahil maayos na ako, okay na ako, okay ako dati pa. Alam mo, gumagawa ka lang ng paraan para kumawala sa akin eh. Nathan, ayoko na, aalis na ako. Bakit ba tatnatat kang hiwalayan ako, ha? Dahil kay Daniel? Dahil mahal mo siya? Ano meaning mo nga sa akin? Mahal mo ba si Daniel? Ha? Mahal mo ba siya? Mahal mo ba siya? Oo, Nathan! Mahal ko si Daniel! Well, you can't be with Daniel! Never! Alam mo makakuha ka ng annulment, ha? Well, nag-research ako. Hindi aaprubahan ng korte ang annulment kung aayaw ang isa sa mag-asawa. Maniwala ka sa akin, Katrina. Hindi ka makakuha ng annulment. Hindi ako papayag! Tumingin ka sa akin, ha? Pahinggan mo ako. Akin ka. Naitindihan mo? Akin ka! Oo, Nathan. Ayoko naman talaga umalis eh. Hindi na ako aalis. Sorry na. Sorry. Sa baba, ha? Ha? Katrina! Lumabas po, sir! Saan? Doon po ako maliwapaw!